Wala pa rin tigil ang pagyanig ng lupa sa Abra. Katunayan, tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks na naitatala ng FIVOX doon hanggang sa ngayon. Si Luisa Erispe sa Detalye Live. Luisa? Dayan, wala pa rin ngang tigil ang pagyanig ng lupa sa Abra hanggang sa ngayon. Katunayan ay tuloy-tuloy pa rin ang naitatalang aftershocks ng FIVOX sa lugar. Hanggang alas 5 ng umaga kanina, 1,055 na ang bilang ng aftershocks na naitala ng FIVOX sa Hilagang Luzon matapos ang lindol nitong Miyerkules. 260 dito ay plotted ng device ng FIVOX habang 26 lang ang naranasan o naramdaman ng ating mga kababayan. Hanggang sa ngayon naman, hindi pa rin bumababa ang magnitude o lakas ng aftershocks. Umiikot pa rin ito sa 1.5 hanggang 5.0 na magnitude. Kaninang alas 12 nga ng madaling araw at pasado alauna ng madaling araw, nakaranas pa rin ng 4.6 at 4.2 na lindol at ito pa rin ay sa ilang bayan sa Abra. Nauna namang sinabi ng FIVOX na base sa monitoring nila, makikita na pahina na ang paggalaw ng Abra River Fault. Talaga nga magtutuloy-tuloy lang ang aftershock sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Pero sa ngayon, hindi naman dapat mangamba ang publiko dahil hindi anya na trigger ang The Big One o ang West Valley Fault at iba pang fault lines sa nangyaring lindol. Wala din silang nakitang bulkan na naapektuhan mula sa pagyanig ng lupa. Kaya lang hindi pa pinababalik ang mga residente dahil sa sunod-sunod na aftershocks na naranasan ngayon na maaaring tuluyang masira ang mga bahay na naapektuhan. Samantala, Dayan, tuloy-tuloy din naman ang pagbibigay ng assistance ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan ng lindol. As of today, na-download na ng DSWD ang 6.7 million pesos na assistance sa kanilang field offices at isusunod pa ang 5 million para mabigyan ng tig-5,000 hanggang 10,000 cash assistance ang mga apektadong pamilya sa Abra. Pero bukod dito, nakapagbigay na ng cash assistance ang DSWD sa mga nasawi at nasugatan sa Benguet. Nag-abot na rin ang tulong na non-food items na nagkakahalaga ng 214,000 pesos. Matapos naman umikot sa Abra kahapon, ngayong araw, inaasahan sa tulong ng 24th Infantry Battalion ng Armed Forces of the Philippines at Office of the Civil Defense, maghahatid naman sila ng 3,900 na family food packs sa 7 isolated na munisipalidad sa Abra. Dayan, sa tala naman ng DSWD, aabot na sa higit 1,000 o mahigit 5,000 na individual ang naapektuhan nga nitong lindol sa Abra. At nanunuluyan sila hanggang sa ngayon sa 39 na evacuation centers doon sa lugar. Dayan. Maraming salamat sa update, Luisa Erispe.